Okay guys, this is Kaikis the vlogger again in Cebu. Now, ngayon ipakita ko sa inyo paano pag troubleshoot dito sa LG inverter unit. Guys, una guys, dito istiran niyo dito yung supply niya. Mayroon ba to 20? Ito ba supply na to? Ayan. Supply yung kulay na pula at saka itim. Supply niya mayroon to 20 volts. Pangalawa, itong communication wire, titistiran nyo. Yung line 1, line 2, mayroon 220 siya. At saka yung line 1, line 3, mayroon siyang 220 volts. Ang ibig sabihin niyan, mayroon na siyang power papunta sa board, sa kanyang motherboard. Ngayon, pag hinintayin natin yun, guys, magbiblink yung kulay pula, una. Tapos, ilang minuto, pag makita niyo yung green, yung kulay green nito, yung dot niya, yung LED, ang ibig sabihin na yan, nakapasok na yung circuit board niya papuntang compressor. Later on, mamaya-maya, biglang aandar na yung fan motor dito sa condensing fan unit. So guys, ito guys, napansin ko, nag-vlog ako ngayon dahil nag-troubleshooting ako. Ngayon, hinintay ko mga ilang minuto, mga 5 minutes, yun. Nakita ko habang nagre-reset ako sa breaker, yung una nagblink lang ng kulay pula. Yung pangalawa, kung makita ninyo yung kulay na gray na yan, ang ibig sabihin na yan, aandar na talaga yung gumagana na ang yung unit sa condensing fan dito sa outdoor fan unit sa inverter. Ito ang natuklasan ko ngayon kung bakit ako nagfo-focus, nagko-concentrate ngayon sa inverter, kasi ang inverter kasi sensitibo kasi itong lahat ng mga control itong board na to. So guys, lahat i-check mo ito, pwede mong i-reset, kunin mo tapos ibabalik mo sa kanyang sakit. Ito lahat, pabotong compressor. Guys, huwag ka munang tatakpan itong unit na condensing fan. Hintayin nyo na umiinit na ang kanyang outdoor fan unit. Pag ma-feel niyo na exact na mainit talaga itong outdoor fan unit, hintayin niyo na dyan itatakip niyo ang kanyang face cover sa outdoor fan unit. So guys, please subscribe my channel, Rico Camilio Humauas. Ito lang masabi ko, please subscribe, click the button Rico Humauas. God bless, matsalam.